Likas na bahagi ng mundo at buhay ang dilim. Dilim na pisikal. Dilim na gawa ng lipunan. Dilim sa loob ng tahanan. At karimlan sa kalooban. Subalit, sadyang mapaglaro ito. Maaaring nakalilito, nakabubulag, o kahit nakababaliw kapag hinayaan mong lamunin ka. At ito mismo ang pinagdaanan ko mula pagkabata hanggang sa noong mahigit 6 na taon na ang nakararaan. Tawagin niyo na lang akong Maya, 31 years old, at kasalukuyang narito sa Pasay. Tubong albay talaga po ako, pero napadpad dito sa Metro Manila nang mapalayas ako sa amin. Sa totoo lang, maraming beses na akong nagpalipat-lipat ng lugar. Mula sa albay, nakarating pa ako ng Camarines Sur, tapos napadpad sa Laguna, hanggang sa nakarating ako ng Marikina. Kung saan nangyari itong ibabahagi ko noong 25 anyos pa lang ako. Mag-isa akong nabubuhay malayo sa pamilya ko. Itinakwil na nila ako noong 20 anyos pa lang ako. Kasi nabuntis ako at ipinalaglag ko yung bata. Wala rin akong mga kaibigan sa Marikina noon kasi pinutol ko na ang koneksyon sa mga katropa ko sa albay. Naninirahan lang akong parang daga sa isang maliit na boarding house at kumikita bilang isang private tutor ng mga bata. Nagtuturo ako sa mga preschoolers at elementary kung papaano magbasa at magsunat. Tapos nagbibigay din ako ng art at music lessons. Sa di malamang dahilan kasi, sadyang napakahilig ko sa mga paslit. Masaya ako kapag nakikita ko silang masaya. At nasasaktan naman kapag nakikita ko silang malungkot. Maulang hapon po noon, naglalakad ako sa isang eskinita papunta sa itinuro sa aking tattoo studio. Bala ko kasing dagdagan ang mga nakaburda sa aking balat. At may nakapagsabing may isang mahusay raw na tattoo artist sa isang tagong shop. Oo, burdato ako. Sa panahong yun, may 5 tattoo na ako. Mga guhit na pawang naglalarawan ng kadiliman sa kalooban ko. All-seeing eye sa dibdib. Inverted cross sa hita. Ahas sa braso. Black butterfly sa likod. At semicolon symbol sa palapulsuhan. Semicolon tattoo na palagi kong tinititigan sa tuwing gusto ko lang bumikay at magbigti na lang. Nahirapan akong hanapin ang nasabing tattoo studio. Tagong-tago kasi talaga at medyo malayo na sa kalsada. Tapos may kalakasan pa ang ulan. Gayunpaman, nakita ko rin naman po ito nang mapansin ko ang isang maliit na karatula. Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan nito para iwas issue. Sumilong ako sa harap ng shop. Tsaka pinatuyo ko ang sapatos at jacket ko.
Lumingali nga. At nagtaka kung bakit doon itinayo ang tattoo studio na yun. Maliban sa tagong-tago at medyo malayo, wala ring halos napapadaan doon. Napakatahimik nga ng paligid. Maliban sa lagaslas ng ulan, kung hindi ituturo ng mga laolang customer, talagang hindi mo basta-basta matutuntun ang lugar. Pagkatapos magpatuyo, binuksan ko na ang pinto at sumilip sa loob. Bumungad sa akin ang isang couch, isang mesa, at may lalaking naroroon. Ginitian niya ako, pero bahagya akong kinilabutan kasi walang emosyon ang kanyang mga mata. Medyo nagtaka rin ako kasi sa lahat ng mga tattoo artist na nakita ko, siya lang yung walang visible tattoo mismo sa sariling balat. Hindi ko nga lang sigurado at baka may tattoo ito na natatabunan ng damit. Pumasok ako at sinabi kong magpapatattoo ako at walang salita naman niyang kinuha ang koleksyon niya ng mga design sa drawer ng kanyang mesa. At saka iniabot sa akin. Binuklat ko naman ito at agad tumawag ng pansin ko ang lotus flower design. Gustong-gusto ko ang lotus flower na yon. Pero, ipinagpatuloy ko muna ang pagbuklat sa collection. At baka may makita akong mas maganda. Medyo nalayo nga lang ang balahibo ko. Kasi, titig na titig talaga sa akin yung lalaki. Habang naghahanap ako ng design, hindi naman tingin na malagkit. Sa halip, napakaseryoso at parang inoobserbahan ako ng maigi. Ilan sa mga nakita kong designs ang infinity rings, 666, unborn fetus, oriental dragon, red apple, at marami pang iba. Nakarating na ako sa dulo ng collection at babalikan ko na sana yung lotus flower, pero natigilan ako nang makita uli ang unborn fetus. Sa totoo lang, hindi ko trip yung design na yun. Sa prangkang salita, pangit para sa akin. Masyadong simplistic. Drawing lang ng naka-side view na fetus. Subalit, natauhan na lang ako nang itinuturo ko na ang unborn fetus design sa harap ng artist. Nalaki pa nga ang mata ko. Kasi, binigkas ko na yun ang ipalalagay ko sa may kanang bahagi ng tiyan ko. Walang salita naman siyang tumugon. Tsaka tumayo. Sumenyas na sumunod ako sa kanya sa kwarto kung saan ako buburdahan. Naglakad naman ako kasunod niya. Pinipilit ang sariling bawiin ang pinili kong design. Pero hindi ko magawa. Pakiramdam ko, may kung anong puwersa mula sa kalooban ko na kusang nagpapagalaw sa aking katawan. Humiga ako sa tattoo table. Habang iginuguhit naman niya ang pattern sa papel. Kabadong-kabado na talaga ako noon. Kasi iniisip kong may kung anong kababalaghan siyang ginawa sa akin. Inisip kong baka ginamitan niya ako ng kung anong hipnotismo para mapasunod.
Inisip ko rin baka may droga ang hangin sa loob ng studio at naapektuhan ako nito. Naglalaro rin sa utak ko ang itsura ng unborn fetus design. Nangingilo pa nga ako nung isiping ilalagay yung design na yun sa tiyan ko. Nagpatuloy ang magulo kong isip at kumakabog ang dibdib sa buong proseso. Inilapat niya ang design sa kanang tiyan ko. Tapos, nagsimula na siyang tatuan ako. Nang mga lahati na siya, sinimulan ko napakalmahin ang aking sarili. Kasi hindi talaga ako makapalag. Natapos na nga lang at lahat ang pagtatato, hindi ko pa rin kontrolado ang isip ko. Napansin ko lang na nanginginig ang kalamnan ko nang nasa ilalim na uli ako ng malakas na ulan. Naroroon ako sa isang madilim at tahimik na eskinita sa gitna ng dalawang matataas na gusali. Kumikidlat at kumukulog. Tsaka hinayaan ko na lang ang sariling umiiyak. Umiikot sa isip ko ang itsura ng tattoo na hindi ko gugustuhin mailagay sa aking balat. Iniisip kong bakit ganoon ang ikinilos ko kanina. Iniisip na kung may ginawa kaya talaga sa akin ang tattoo artist na yon o wala. Mahigit isang oras pa't narating ko rin ang maliit kong kwarto sa boarding house. Nagubad lang ako at dumiretso na sa paghiga. Ni hindi na inabalang buksan ang ilaw. Humihikbi pa rin ako at iniisip ang tungkol sa unborn fetus ko. Hanggang sa tuluyan na nga akong nakatulog. Hindi ko na ikinagulat ang panaginip ko noong gabing yun. Palagi namang yun ang bangungot ko. Paulit-ulit hanggang sa nasanay na ako. Nakikita ang batang ako na umiiyak. Kasi hindi pinapahiram ni Bunso ng bagong biling laruan. Nalulungkot kasi pinagluma ang gamit na naman ni ate ang napupunta sa akin. Samantalang bago ang kay Bunso. Pinapaulanan ni na mama at papa ng pagkukumpara kay ate. Kasi honor student si ate at bobo ako. Wala akong kakampi. Si ate ang inaasahan ng pamilya at si Bunso ang paborito. Walang nakikinig sa akin kapag nagkukwento ako ng masasaya at malulungkot na mga pangyayari sa eskwela. Walang nakikinig sa akin kapag nagsusumbong ako tuwing tinutukso ako ng mga kamag-aral ko. Puro si Bunso at si ate ang mahalaga kina mama at papa. Kung hindi naman, puro trabaho at negosyo. Kapag naman ikinukwento ko sa ibang tao ang mga saloobin ko, sinasabihan lang ako na hindi makontento at hindi makaunawa. Hindi ko alam na ang anak pala ang dapat umunawa sa mga nangyayari sa bahay. Hindi ko alam na ang gitnang kapatid pala ang dapat umunawa sa kanyang ate at sa bunso. Pagkatapos ay didilim ang paligid. Tsaka susunod sa panaginip ko ang mga eksena noong nagdalaga na ako. Ito yung mga taon kung kailan nakatagpo ako ng mga kaibigang nakikinig sa mga hinaing ko. Sa kanila ko nararamdamang malaya ako. Kahit sa loob-loob ko,
hindi pa rin ako masaya. Oo, may yosi, alak at init sa kama. Pero naging kapalit nito ang galit ni na mama at papa. Kung sa bagay, wala naman silang pakialam. Hindi pa rin naman kasi nagbabago ang mga bagay-bagay sa bahay. Honor student pa rin si ate. At paborito pa rin nila si Bunso. Ako? Ayun. Dagdag tauhan na lang. Walang magawa kundi murahin ang sarili. Ang buhay at mundo sa isip ko. Hindi ko nga lang inaasahang may magbabago sa aking panaginip noong gabing yun. Dumilim ulit. Tsaka nakita kong araw noong 16 anyos pa lang ako. Kung kailan una akong nagpa-tattoo. Ang all-seeing eyes na nasa aking dibdib. Nasa kwarto ako noon ng dating boyfriend ko at nalalamin. Tinititigan ko ang mata sa gitna ng tatsunok. Hindi ko alam. Pero bigla kong naramdamang tumititig ito sa akin pabalik. Walang emosyon. Ngunit seryoso at matalim na titig. Titig na ramdam kong tumatagos hanggang sa kalooban ko. Titig na katulad nung sa tattoo artist sa shop. Biglang nanayo ang balahibo ko sa batok. Bagay na unang nangyari sa panaginip ko. Dumilim na naman ang paligid. Tsaka nakita ko ang sarili sa mga pagkakataong ipinalagay ko ang inverted cross, ahas, at red apple tattoo. Nakita ko nga rin ipinapalagay ko ang semicolon tattoo noong nasa Laguna na ako pagkatapos ng makailang ulit kong tangkang pagpapakamatay. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi ko makita ang eksena kung kailan nabuntis ako at ipinalaglag ko ang bata? Bakit hindi ko makita ang pagkakataon kung kailan pinalayas ako ni Papa? Nakarinig ako ng iyak ng sanggol. Napakurap habang nasa panaginip pa rin at nakita ang sarili sa gitna ng kadiliman ng dumilat. Sumasapaw ang iyak ng sanggol sa mga palahaw ko mula nung bata ako at pagmumura ko noong nagdalaga na ako. Umaalingaw-ngaw ito sa utak ko. Nakahihilo. Nakababaliw. Bumibigat ang paligid at lumamig ng husto. Biglang kumirot ang aking tiyan at nahawakan ko ang bahaging pinalagyan ko ng unborn fetus tattoo. Kumabog ng mabilis ang puso ko sa naisip. At nagising akong hinahabol ang hininga. Umaga na. Pero malamig pa rin ang panahon. Nagpalinga-linga ako at napansing hindi pala ako nakapagbihis matapos maghubad nang dumating. Gumapang ang tingin sa katawan. Tsaka napailing ng matanaw ang namamaga ko pang tiyan. Bumangon ako. Naligo. Nagpansit kanton. At nagkape. Pagkatapos, nagbihis na rin. Para puntahan ang mga estudyante na sinu-tutor ko. Ganoon lang naman palagi ang routine ko sa araw-araw. Gigising,
pupunta sa mga estudyante ko, tapos gagala lang konti. Uuwi ng boarding house, tsaka malalaginip ng madilim. Hindi ko nga lang maintindihan kung bakit ramdam ko pa rin ang karimlan nang magising nung araw na yon. Lumipas ang mga araw. Gumagaling ang tiyan ko at lumilitaw ang hugis ng unborn fetus tattoo. Palala rin ang palala ang bangungot ko. Palakas ng palakas ang iyak ng sanggol sa isip ko. Eksakto 3 buwan matapos kong ipalagay ang bagong tattoo, naramdaman ko na lang na may maliit na kung anong pumatong sa tiyan ko. Gising na ako noon. Pero ayokong dumilat. Ayoko siyang makita. Ramdam ko ang kanyang paggapang papunta sa aking dibdib. Gusto ko siyang alisin. Pero hindi ako makagalaw sa kilabot. Ilang sandali pa. Umainlan lang na naman ang iyak niya sa isip ko. Napadilat ako. At nagtaka kasi wala namang kung anong nakapatong sa akin. Subalit nang mapadako sa kama ang aking paningin, nanlaki ang mga mata ko. Kasi may nakita akong bakas ng maliliit na mga kamay sa bedsheet. Kasing itim ng tinta at nasa bandang unan. Kumagat sa kaluluwa ko ang kilabot. Napakurap at malinis na kobre kama na ang nakita ko. Namalikmata lang siguro ako. Pagod lang ito sa loob-loob ko. Pero aminadong hindi na talaga tama ang takbo ng isip ko mula nung nagpalagay ako ng bagong tattoo. Pinilit ko ang sariling bumangon. Tsaka nagandang puntahan ang estudyante ko noong araw na yun. Tinignan ang sarili sa salamin at tinitigan ang semicolon tattoo sa palapulsuhan ko. Mabuti na lang talaga at ang semicolon tattoo lang ang nakikita ng mga clients ko kapag nagbibihis ako ng maayos. Kung hindi, malamang napagkamala nila akong demonya at hindi nila ipagkakatiwala ang mga anak nila sa akin. Lumabas na ako at naglakad papunta sa bahay ng estudyante ko. Tutal, medyo malapit lang naman. Umiikot sa isip ko ang naging panaginip ko. Higit lalo ang pag-alingaw-ngaw ng 3 beses sa aking bungo. Ang iyak ng sanggol. Palahaw ng batang ako. At pagmumura ng nagdadalagang ako. Mayat-maya rin akong labibigla kapag nakakarinig ng iyak ng sanggol mula sa paligid. Nakarating din ako sa pakay matapos ang 15 minutong paglalakad. Tawagin na lang natin silang ang pamilya Rodriguez. Tapos si Mike ang estudyante ko sa reading and writing. Masayahin at mabait na bata naman si Mike. Pero hirap nga lang matutong bumasa at magsulat. Mabuti na lang at nagbubunga naman ang pagtuturo ko sa kanya sa loob ng ilang linggo. Kaya palagay ko, kulang lang talaga siya ng tamang gabay. Ayokong manghusga, ngunit ramdam kong mukhang walang sapat na oras ang mga magulang niya sa kanya. Sa kalagitnaan ng lesson namin, naramdaman kong bigla na namang kumirot ang bago kong tattoo. Iba yung kirot. Parang dinampian ng mainit na bagay ang tiyan ko. Nagtaka ako
kasi magaling na naman ang balat ko noon. 3 buwan na nga eh. Subalit, tiniis ko na lang. Kasi malapit na rin naman kaming matapos. Ilang minuto pa, bigla na lang akong nakarinig ng iyak ng sanggol. Nagpalingalinga ako. Tinignan naman ako ni Mike. Ngumiti. At sinabing iyak daw yon ng bagong baby sa kapitbahay. Pinakalma ko naman ang sarili ko at pinilit ngumiti pabalik kay Mike. Tinitigan niya ang aking mga mata, tsaka nagtanong, "Teacher Maya, gusto niyo po ng baby?" Nabulunan ako. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin, pero bumagting sa isip ko ang tanong na yon. Paulit-ulit, umaalingaungaw kasabay ng iyak ng sanggol. "Teacher Maya, gusto niyo po ng baby? Pero bakit niyo po yun ginawa sa baby niyo?" Nanlaki lalo ang mga mata ko. Tumingin uli ako kay Mike. Kinilabutan ako nang unti-unti siya naging kulay itim at lumiit ng husto. Kasing liit ng 3 buwang sanggol sa loob ng sinapupunan, pumatong sa ibabaw ng mesa, umiyak at nagsusumipa. Unti-unti ring dumidilim at lumalamig ang paligid. Nilamo na naman ako ng dilim. Habang pakirot ng pakirot ang unborn fetus sa tiyan ko. Wala rin humpayang pagpapaulit-ulit ng tanong sa isip ko. Kahit hindi ko na makita si Mike. Nanginginig na ako at napakalalaki na ng butil ng pawis ko. Tumindi pa nang maramdaman kong may gumalaw sa loob ng sinapupunan ko. "Bakit niyo yun ginawa sa baby ninyo? Teacher, bakit niyo yun ginawa sa baby ninyo? Teacher Maya, bakit po? Bakit niyo ginawa yun? Bakit ko nga ba ginawa yun? Bakit ko ipinalagnag ang anak ko? Dahil ba sa tarantado ang tatay niya? Dahil ba sa takot ako kina mama at papa? Dahil ba sa bata pa ako noon? Hindi. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun." Kumikisnot, parang may sumisipa sa loob ng sinapupunan ko. Nasa kawalan na ang tingin ko. Nilamo na ako ng kilabot at dilim. Paulit-ulit pa rin ang tanong sa isip ko. Hanggang sa magising ako. Nakita kong sarili sa couch ng mga Rodriguez. Nasa malapit sina Mike at ang mama niya. Sabi ni Ma'am, hinimatay raw ako habang nasa gitna ng lesson. Tinanong niya ako kung ano ba ang nararamdaman kong kakaiba. Ngunit nagkailalang ako. At sinabi kong baka dahil lang sa pabago-bagong panahon. Gayunpaman, inutusan ni Ma'am Rodriguez si Mike na iligpit ang mga school materials papunta sa kanilang kwarto. Halata kung gusto lang niyang paalisin ang bata. Nang wala na si Mike, sinabi niyang, "Nalilis pala ang damit ko habang inaalalayan nila ako." Nakita raw niya ang unborn fetus tattoo sa aking tiyan. Napayuko ako. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at sinabing, "Iha,
kung ano man ang pinagdadaanan mo. Sana malampasan mo yan. Alam kong malayo ako sa pagiging perpektong nanay. Hindi ko rin alam ang kinakaharap mo. Pero sadyang napaisip lang ako nang makita ko ang tattoo sa iyong tiyan. Niyakap ako ni Ma'am Rodriguez, Sir June. Napaiyak naman ako nang hindi nagsasalita. Ilang minuto pa, umalis na rin ako. Kasi naihiya na ako sa kanya. Umalis din ako kasi naiinis ako. Naiinis ako at bakit sa ibang tao ko pa naramdaman ang ganoon. Ang ganoong kainit na yakap ng isang nanay. Ang anak ko kaya, hinahanap din kaya niya ang yakap ko? Makalipas ang halos 2 oras, natagpuan ko na lang ang sarili sa labas ng tattoo studio. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko roon. Wala naman kasi akong patunay na may masamang ginawa nga ang artist na yon sa akin. Gayunpaman, binuksan ko ang pinto at sumalubong na naman sa akin ang titig niyang walang emosyon. Anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa mo sa akin? At pinili ko ang isang design na hindi ko gusto. Agad ko siyang tinanong ng ganoon kahit nanginginig pa ang kalamnan ko sa kilabot. Natigilan naman ako kasi nagbago ang kanyang mga mata. At tuwari bagay nagtataka. Lumipas ang ilang sandali at naramdaman kong naunawaan niya ang ibig kong sabihin. Tumitig siya uli sa akin at sinabing, "Ang sining, kasama na ang tattoo, ay refleksyon ng ating kalooban." Ngumiti ang kakaibang lalaki at napamaang laman ako. Pagkatapos, nagising na naman ako at nakita ang sarili sa kwarto ko sa boarding house. Bumungad uli sa akin ang walang humpay na iyak ng sanggol. Napasapo na nga lang ako sa aking sentido kasi sumasakit na ang ulo ko. Nagpalinga-linga at nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang itim na figura sa bandang paanan ng kama ko. Napaka-itim. Kasing itim ng tinta, napakaliit din. Kasing liit ng 3 buwang sanggol sa sinapupunan, wala itong tigil sa pag-iyak. At pagsusumipa, kumabog ng gusto ang dibdib ko habang hindi ko na napigil ang luha ko. Takot ako, oo, takot na takot. Pero ramdam ko ang matinding sakit sa aking dibdib habang tinititigan ang anak ko. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na ang nangyayari sa akin. Ang tattoo, ang unborn fetus, refleksyon lang ito ng kalooban ko. Walang kababalaghan o ano paman. Wala. Kundi ang sarili ko. Nilakasan ko ang loob. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahan ko siyang kinalaga sa aking palad. Tinitigan ko ang itsura niyang hindi pabuo. Ang kanyang maliliit na mga braso at binti. Mga matang hindi pa bumubuka. At mga taingang halos butas pa lang sa ulo. Kasing itim ng tinta. Pero hindi ako pwedeng magkamaling
ito ang aking anak. Alam kong hindi ko na maibabalik ang buhay mo. Alam kong napakasama kong nanay. Pero anak, patawarin mo ako. Alam kong hindi kita pinili noon. Isinaisang tabi kita. Pero salamat kasi tinulungan mo akong piliin ka sa pagkakataong ito. Hindi ko namalayang nakatulog pala ako, Sir June, noon. Paggising ko, umaga na ulit. At wala na ang aking anak sa aking tabi. Nung araw din yun, nilakasan ko ang loob ko at pumunta ako sa isang psychologist para magpa-therapy. Mabuti na lang at may savings naman ako kahit papaano. Sa mga sumunod na linggo naman, umuwi ako ng Albay para kausapin ang aking pamilya. Inisip ko noon, sasalubungin ako ng galit ni Papa. Pero nagkamali ako. Ikinabigla ko nang umiyak si Mama sa harap ko at niyakap ako ng mahigpit. Nung panahong din yun ay nagkapatawaran kami sa isa't isa. Hindi naman ikinailan ni Papa ang pagkukulang nila sa akin. Hindi ko rin ikinaila na napariwara ako. Napauwi pa nga si ate galing sa kanyang trabaho sa Visayas para puntahan ako. Si Papa naman agad nag-arrange ng bakasyon para sa amin. Bilang pagdiriwang, nabuo na uli kami. Sa ngayon, nandito na nga ako sa Pasay at nagtatrabaho bilang isang elementary teacher. Dito na kasi kami tumira lang napangasawa ko, bagamat wala pa kaming planong magkaroon ng anak sa ngayon. Ang mga tattoo ko naman, nandito pa rin at nadaragdagan pa. Siguro, masasama ang ibig sabihin ng iba sa kanila. Pero ayoko silang burahin o baguhin. Ayokong ikaila ang dilim ng aking nakaraan. Siyempre, pinakapaborito ko sa lahat ang unborn fetus na nasa tiyan ko. Simbolo ng pinakamalaki kong pagkakamali sa aking buhay. Simbolo rin na nariyan lang at kasama ko pa rin ang aking anak. Hanggang dito na lang po, Sir June. Marami pong salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin para sabihing huwag tayong magpalamon sa dilim. Hanggang sa muli, ako po si Maya, ang Bicolanang tagapasay. At ngayon naman po, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Lawrence Guapo, Richard Song II, Condesa, Belen Malbas, TJ Lopez, Juvie Sige, Anacel Gravela, Jovial Baktong, Miss Rose, Shanley Wong. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po kayo, ho? Muli, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, June Martin de Gaspi. Nagpapasalamat po.